tanong dito is, ano daw ang pinagkaibahan ng wajib at saka sunnah? So, sunnah? Wajib at saka fardo, maaari po ipaliwanag sa amin ng kahit konting oras na. Okay, bismillah wa salat wa salam rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Okay, ang wajib at saka yung tinatawag na fard ay ito ay dalawang term ika nga na kung saan ay binigyan ng pagpapakahulugan ng ating mga ulama mula sa mga iba't ibang madhab na kung saan ay kabilang sa mga usuli yun ika nga. Ang ibig sabihin ng mga usuli yun, sila yung mga scholar na nagde-define para sa papaano mapag-aralan ika nga, yung mga nag-aaral ika nga ng papaano ang pagpapasya o kay pagsasabatas. Doon pinag-aralan yung mga saligan o kay mga panuntunan ika nga sa tinatawag ng loob ng usul, sabi ng usul fiqh. Sila yung mga tawag na usul yun. Ang term na ito, yung fard at saka tinatawag na wajib, ito ay hindi pinagkasunduan sa pagitan ng majority of the scholars at saka ng mga Hanafiya scholars. Okay, sa panig ng mga majority scholars, ang fard at saka yung wajib is mutaradifan. Ang ibig sabihin, ito ay similarly, pariho ang kahulugan, pariho ang tinutukoy, at pariho yung sabi natin yung hukum. Yun ay sa mga Shafi'iyah, sa mga Hanabila, at saka sa mga madhab ng mga Malikiyah. Samantalang itong Hanafiya scholars, ika nga, dinefine nila yung bawat isa na ang fard sa kanila al-akid, al-fardu akid min al-wajib. Ang ibig sabihin, mas nakakaangat ang fard kaysa wajib at mas mabigat ang fard kaysa wajib. At isa sa mga define nila, yung fard ma thabata bidalilin qat'i wal-wajib ma thabata bidalilin dhanni. Ang ibig sabihin, may tuturing lamang na fard ang isang issue, ang isang tinatawag na mas'ala o ang isang bagay o ang isang tinatawag na kautusan kapag mayroong patunay na qat'i. Ang ibig sabihin ng qat'i, mayroong katiyakan na dalil mula sa Quran at mula sa tinatawag na sunnah. Pag sinabing qat'i, yun yung walang pag-aalinlangan ika nga. Walang pag-aalinlangan at saka walang dalawang interpretasyon. Okay? Na pinatunayan, for example, yung pagdarasal. Di ba? Walang duda, pinatunayan mismo ng katiyakan ng banal na Quran at maging sa tinatawag na sunnah. So, since na yun ay merong matiyak na tinatawag na dalil, ang tawag sa kanila doon is fard. Ang wajib sa kanila, mathabata bidalilin dhanni. Ano man ang kautusan na pinatunayan o may dalil ayon sa dhan, ayon sa ijtihad ng isang scholar, ayon sa ijtihad ng mga ulama. Yung bang walang tinatawag na tiyak o kaya sabi natin direct na evidence patungkol sa isang utos na yun ay obligado. Kaya nga sa mga Hanafiya scholar, ang witr sa kanila is wajib. Ayon sa mga Hanafiya scholar, because of that definition ng tinatawag na wajib sa kanila. Okay? Dahil sa mga hadith na napatunayan na ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya iniwan yung tinatawag na witr. Okay? At katulad ng ibang mga tulad na ng adhiya, yung slaughtering ika nga. So yun ay wajib sa kanila. Okay? Ayon sa kanilang definition ng wajib. So ibig sabihin dito, pero ang tamang, of course, ang tamang ano dito mga kapatid, ay kasi yung khilaf na yan, yung tinatawag na different opinions na yan is may kinalaman sa lafzi. Ang ibig sabihin, ayon lamang sa pananalita, salita ika nga. Nagkasalungat sila sa tinatawag na sa termino na ginagamit. Pero nagkasundo sila kung ano ang tinutukoy o kung ano ang tinatawag na hukom ng fard at saka wajib. Na kung saan sila nagkasundo na ito ay obligado, na ito ay kinakailangan gampanan ng isang tao at kapag siya ay nagkaroon o kapag iniwan niya ang isang bagay, magkakasala. At kapag ginawa niya ang isang bagay, magkakaroon ng gantimpala. Okay? So yun. Pero of course, ano man ang ano to, fard o wajib, it doesn't matter ika nga. Pero yung mga nagsabi na ang fard, kapag ito ay iniwan mo, magiging kafir ka, at pagwaji maging fast pa, malayo sa katotohanan yan. So kasi bago mo sabihin yan, kinakailangan alamin mo nang ano bang ibig sabihin ng fisq, ano bang ibig sabihin ng kufor. Dapat mong malaman yan. Okay, kasi minsan, tatlo yan eh, kung ikakategorize sa atin yung tatlo, maasiya, pagkakasala o pagsuway, then mas malala yung tinatawag na fisq. Ang ibig sabihin ng fisq, khuruj anil ta'ah, paglabas sa pagsunod. Paglabas sa tinatawag na pagsunod. Okay? Then, yung pinakamalala, yung kufur, ika nga. Yung tinatawag na kufur. Now, sa maasiya, hindi lahat ng maasiya darating sa antas ng fisq. May mga maasiya na hindi darating sa antas ng fisq. Okay?
Alimbawa, alimbawa yung tinatawag na sabihin natin, ikaw ay, sabihin natin, pinag-usapan mo yung kapwa mo tao. Nag-chismis ka tungkol sa isang tao. That is maasiya. Pero hindi, darating sa fisk. Sa antes, ang tinatawag na fisk. Hanggang maasiya lang. Sabihin, yan ay kasalanan, walang duda. Okay? Pero hindi siya darating doon sa fisk, ika nga, na kung saan yung ibig sabihin ng fisk, yung pinapanatili mo ang gawain na ito, ika nga, at saka malinaw, ika nga, na kung saan ay lantaran mong sinuway. Katulad ng sinabi ng Allah, nung sinuway ng lantaran ni Iblis, ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang command. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fafasaka an amri rabbi, fafasaka. Ibig sabihin, si Shaitan ay nagkuruj, lumabas sa pagsunod sa kanyang utos ng kanyang Panginoon. Okay? Na kung saan yung tinatawag na fasaka an amri rabbi. So dito, yung tinatawag na, yun ang ibig sabihin ng fasaka, kuruj an ta'a, paglabas sa pagsunod, ng lantaran. So ang isang tao, kapag ginawa niya ang pagsuway, ginawa niya ang tinatawag na paglabag sa batas ng Allah, ng tinatawag na insisting, palagian ika nga, lantaran ika nga, then dyan darating sa antas ng fisk. At pakatandaan natin, yung fisk na yan, ay hindi lahat ng fisk ay makakaabot sa antas ng kufur. Malinaw? Hindi lahat ng fisk, nagawain ng fisk ika nga, ay dumating sa antas ng kufur, ng pagiging disbelief. Malinaw? Okay. For example, ang tinatawag, kasi ang kufur, malalayan eh. Now, tandaan natin mga kapatid, ang kufur, dalawang klase ng kufur. Either kufur na kung saan talagang kufur, disbelief. Pangalawa, yung kufur na hindi kufur. Ano yung kufur na hindi kufur? For example, sa hadith ni Prophet Sallam, si Babul Muslim, fusukun, wakitaluhu kufrun. Ang pag-insulto, ika nga, okay? To insult a Muslim is, to abuse a Muslim is an, ano ba, fusuk. Ibig sabihin natin, is immoral. At ang pagpatay, and to kill a Muslim is blasphemy. So, a kufrun. Ibig sabihin, ang pag-abuso sa isang Muslim ay immoral. Fisk, immoral. At ang pagpatay sa isang Muslim ay kufron. Ang kufur na tinutukoy dito, hindi yung kufur na disbelief, kundi ang tinatawag no kufur, duna kufur. Ibig sabihin, kufur na kung saan hindi disbelief, yun yung blasphemy, kalapastangan. Pag pinatay mo ang kapatid mo na Muslim, kalapastangan yun. Walang duda. Okay? So, ibig sabihin, kapag tinalikas, now, ang pagtalikod sa wajib o farb, dalawang klase. Maaring pagtalikod nito ay magiging kafir siya at maaring ang pagtalikod nito hindi siya magiging kafir. For example, kaya ang pagdarasal, khilaf ng mga scholar yan. Maraming mga issue, mga ulama, maraming mga kalam ang tanatag ng mga scholar dyan. But of course, majority of the scholars, ika nga, kapag ang isang tumalikod sa pagdarasal na jahidan, ang ibig sabihin ng jahid, ay tinalikdan niya at tinanggi niya na yan ay wajib. As sabi niya, hindi naman wajib yan. Okay? Yung bang hindi niya kinilala ang pagiging wajib nito. Bagkus tinanggihan yung pagiging wajib, din kafir siya. Kafir siya. Pero kapag, alimbawa, tinaligdan niya dahil hindi niya alam ang rules, hindi niya alam ang hukum, ika nga, na yun ay obligado, hindi siya magiging kafir. Yan ay tinatawag na, walang duda, fear, at least tinatawag na masya o tinatawag na fist, ika nga. Malinaw? Yes, okay? So yun. So hindi lahat, ika nga, hindi lahat ng pagtalikod sa isang fardu wajib, ika nga, ay mahulog sa tinatawag na kufur. Okay? Yan ay maraming explanation ng mga scholar hingal sa bagay na iyan. Okay? So ang halaga dito, yung fard or wajib, parehas ang obligasyon na yan. Ito ay nagkaroon lang ng pagkakaiba sa salita. Minsan fard, faradallahu siya, halimbawa, inobliga ng Allah SWT, yung tanatawag na finard, ang sabi, finard ng Allah SWT, yung tanatawag na pag-ayun, no? Awjaballahu siya, ibig sabihin, inobliga din ng Allah ng pag-ayun. The same. Sa time lang hindi nagkakasunod. Malinaw? So yun ay sabihin natin, because majority fard is wajib. Ang fard ay wajib. Ang wajib ay fard. The same yung kahulugan. Walang pagkakaiba. Yung situation that, pag example, tayo, hindi tayo nakakapunta ng masjid, ng fard na sala doon sa masjid, tapos tinda lang tayo ng tapalang, hindi ba tayo tatawagin ng pasin? Yan of course, kasi ito na nasabi, kasi ang issue na yan, may kinalaman sa tinatawag na jama'a, pagdasal sa masjid ng jama'a. But of course, sa mga tinatawag na halimbawa sa mga school ng Hanabila at ganyan sa mga school ng mga Malikiya at of course, in Shafi'iya, ika nga, na obligado ang pagsala sa tinatawag na masjid ng kongregasyon sa kanila yon. At ayon sa kanilang madhab, kapag ginawa niya ang isang tao ito, nagdasal sila, ika nga, na hindi sa loob ng masjid, tanggap pa rin ang kanilang pagdarasal, pero meron silang violation doon sa pagiging obligado na yon. Yan ayon sa kanya. But of course, in some of the scholar na tinatawag, of course, kung yung nagkamali, Malikiya, Allahu a'lam bisawab, na kung saan ipinahintulutan sa kanilang pagdarasal, kung saan kahit sa labas naman, kasi meron silang dalil.
mayroon tinatawag na dalil, ika nga. For example, sala. Okay? Isa sa mga dalil nito, ang kainaman, ika nga, ng pagdarasal ng kongregasyon, al mas mainam pa, ika nga, sa pagdarasal ng 27 times or 25 times sa pagdarasal ng isang tao. So, yun ang kanila, ayon sa kanilang pagkakaintindi, ibig sabihin sa bahay, ika nga. Malinaw, ibig sabihin, pag nagdarasal, kasi siyempre, hindi ka naman kongregasyon sa loob ng bahay. Okay? So, ibig sabihin dito, na yan, isa sa mga patunay, ika nga, na maaari kang magdarasal, maaari kang tinatawag na magdasal, ika nga, sa maging sa hindi loob ng masjid. Pero that is khilaf. That is different opinions ng mga scholar. Malinaw? At kailanman, hindi sila nagsabi, ika nga, na kapag ikaw ay sabihin natin nagdasal na hindi sa loob ng masjid, nagkongregasyon ka sa labas ng masjid, ay ang ginagawa ninyo ay hindi tanggap ang pagdarasal. Walang sinabi na ganun. Tanggap pa rin ang pagdarasal. Kaso lang, ayon sa kanila, mayroon tinatawag na violation in some points doon sa tinatawag na pagiging obligasyon doon sa paloob ng masjid. Yes, yung bang instead na doon sa masjid, dito mo giginaganap. Yun lang ang violation niya. So, makikita ko lang, Chef, anong magiging kung sa isang tao na yun na may kakayanan siyang magsala sa masjid pero ginagawa nila sa paloob? Anong magiging kung sa kanya? Anong violation doon na? Yun nga yung violation doon. Ang violation doon, yung pagiging pagsuway niya doon sa pagiging obligasyon. Kasi yan ay, of course, ijtihad ng mga scholars. Ijtihadi kasi ng mga scholar, kapatid, ayon sa kanilang pagpupunyagi, batay sa mga iba't ibang dalil, ika nga, ginoin sila yung iba't ibang mga dalil, hanggang sa dumating yung conclusion na sinasabi nila, obligado ang pagsala ng masis sa mga kalakihan as a congregation. Yan sa kanila. Pero, hindi nila, at walang scholar na nagsasabi, na kapag nagdasal ka sa loob ng bahay, ika nga, okay, ay tunay na hindi tanggap ang pagdarasal mo. Hindi, walang ganun. Okay? Pero, kapag ginawa mo yun, meron kang violation in some points doon sa pagiging obligation ng kongregasyon sa loob ng masjid. Ayon sa kanila, yun sa tinatawag na kanila. Okay. Sa kalagayan ba yun, hindi kang matawag yun na isang fasik? Of course, hindi ko makikita na siya tinatawag na fasik. Unang-una, nagsasala ka. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bilang isang Muslim, hindi mo pwedeng tinatawag na gawing attitude na habang buong buhay mo na dyan mo. Paano kung ginawa ng isang Muslim yun? Ang ginawa niya ng kalangkadang buong buhay. Pagsabihan mo, bro. Hindi, tinatanong ko lang yung kung anong buhay. Pwede naman siya tawagin pa kasi. Naku, pag yan, according to the definition, ika nga. Kapag kasi ang face, ang ibig sabihin ng face, alladhi yusirru ala al-ma'asiyah. Ibig sabihin, kapag ini-insist niya yung tinatawag na gawain, ika nga, na kung saan pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ang tanong, pag ikaw ba ay nagdasal sa loob ng bahay, okay, ito ba'y pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala? Of course, walang doon. May mga ibang mga ulama na kung saan, kasi ano bang dahilan kung bakit ginawa ang masjid? Hindi bagat ito ay para sa kongregasyon at para sa mga kalakihan. Diba? At yung bahay, ito ay ginawa para sa kababaihan at pinakamainan. Hindi ka naman babae, of course, ayon sa kanila, hindi ka naman babae. So, dito ay kababae yan. Diba? Pero in some cause, may mga tinatawag na sabihin natin, some excuses ba? Halimbawa, mga wala kang kakayahan, halimbawa, something like that. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, tanggapin yung pagdarasal mo, ika nga. Pero bilang isang Muslim, huwag natin ipag-usapan kung fasik ka o hindi fasik, something like that. Sundin lang natin ang tinatawag na sunnah, safe tayo, ika nga. Okay? Ano man, para sa kanila, yan, may matatawag na fasik, then sa kanila yon. Okay? Halimbawa ngayon, kapag ito ay ginagawa mo yun, ika nga, na kung saan talaga, ayon sa majority of the scholars, kapag ang isang tao na kung saan nagdarasal siya sa loob ng kanyang pamamahay at hindi sa masjid, alam niya mayroon siyang kakayahan pumunta ng masjid, tapos ginawa niya yun, din, maasiya. Yun ay tinatawag na maasiya. Yun ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsuway sa batas ng Sharia. Okay? Pero, sa isang araw, dalawang araw, ginawa niya yun, okay? Isang araw, dalawang araw, ginawa nila yun, inshallah, sabihin nila sa batala. Pero kapag lagi yan, ha, buong buhay mong ginawa yun, ay hindi na maaaring gawin yun. Sabihin, there is something na ika nga, na kung saan kinakailangan i-provoke niya yung kanyang iman, anuhin yung kanyang iman, i-revive niya yung kanyang tinatawag na iman mula sa mga sunnah. At ang sunnah, ay walang duda, ito ay ang pagsala ng, sa loob ng masjid. Okay, isang last ng katanungan. Tanong po, Chef, ano naman ang pinagkaibahan ng khutba sa wajib at fard? Ano ang pinagkaibahan ng kutiba? Kutiba alaykumusiyam kama kutiba. Sa wajib at fard. Kutiba, ang ibig sabihin ng kutiba is an indication, ika nga na isinulat, ibig sabihin kutiba alaykum, inobliga na kung saan, titingnan natin yung tafsir doon. Kutiba, literally ng kutiba, isinulat. Ay, either kabila sa kutiba, inaatas. Okay? So yun.
So minsan isinulat ko. So ano mang isinulat, inatas yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ayun, saan natin yung inatas dito? Na pag titignan natin yung tafsir, din yung hukom na pinag-uusapan, din ito ay wajib or ito ay farm. Okay? So, sinabi lang ng sinabi lang na kutiba, pero yung hukom dito ay farm o at saka wajib. Parehas lang yan. Ako din sa tinatawag na ano. Sabihin, farm o wajib sa majority sa mga ulama, farm sa mga Hanafiya. Kasi pinatunayan ng Quran na yun ay tinatawag na obligado si farm sa kanila. At hindi wajib sa kanila, kundi farm sa kanila yun. Ano na? Pero sa majority sa mga school, wajib yun or farm the same? The same yun. Okay, yun ang tinatawag na kutiba. Means inobliga o inatasan ika nga. Okay? Means, ayun, ano doon? Oh, so inshallah kapatid, magtatanong din tungkol dyan sa mga bagay na yun. Inshallah. So bukas inshallah ay inibitahan po namin kayo na kung saan ay manood ika nga ng aming panghuling ika nga ng panayam. Ingat sa ahkamo siyam bukas, inshallah bin nila. At pipilitin po namin na hindi kami mahuli sa pag lecture inshallah sa mga tala. Barakallahu fikum, salamat ng barakat. Hindi talaga